And we are so glad, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sapagkat patuloy ang ating airing ng ating Lighthouse Cafe upang maihatid natin sa inyo ating mga nanonood palagi ng ating television show na ito. Saan man kayo naroon, Oresa, di ba? And we are being watched not just in the country but even abroad sa pamamagitan ng ating iba't ibang mga digital platforms. Tama po yan. Okay? Opo. Oo. At maganda yan ngayon, anak, dahil sa pagkakataong ito, kumuha tayo ng isang napakagandang programa, no, tungkol sa boses. Eh sabi ko nga sa kanila, dapat hindi lang sila maging boses, eh dapat nakikita rin sila, lalo na sa television. Kaya sa pagkakataong ito, ay guest po natin ang mga may kinalaman sa likod ng Voice Philippines. Kaya pag-uusapan natin and let us welcome ang mga naku, magigiting na mga lalaki at mga kapatid sa Panginoon. Number one dito, of course, I see Brother Jess Espina. No, ayan. Magandang araw sa ating lahat. Oo, magandang araw sa iyo, Brother Jess. Ikaw ang National Director ng Voice Philippines. Opo, tinawag ako ng Lord mga more than 10 years ago para maging National Director ng Voice. 10 years ago? More than 10 years ago? More than 10 years ago po. Pa naman mukhang may edad ka. Okay lang yan, ha? Puti na buhok po. Ako din. Oo, lalo ito sa pandemyang ito. Pumati okay. Lahat ng buhok natin. Anyway, okay. And Reza, narito din ang ating mga kapatid sa Panginoon at mga officers, actually ito, mga board members ng Voice Philippines. Ito, si Brother Gio Amanilio at si Brother Nick Antonio. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po. Magandang araw po. Oo, ayan. Eh, nung araw, alam mo Jess, meron kasi kaming studio na ang talagang studio ng Lighthouse Cafe, yung copyhan mismo. Alam mo yun, ilang beses ka na napunta rin. Yes, oo. At saka mas sarap ang kape niyo at burger. Oo. Siyempre, maraming salamat sa pagbati mo, ha? Yeah, actually, hindi ka na bago sa Lighthouse Cafe. Siguro sa programang ito, and we will have you for the first time. Yeah. Okay, so, Reza, alam mo, sa ating bansa, ay kinakailangan tuloy-tuloy ang pagtuturo. Hindi tumitigil dapat ang pagtuturo. Lalo na ng mga bagay tungkol sa Panginoon, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa values, tungkol sa virtues, tungkol sa kung ano dapat ang kilos natin sa lipunan. Kung ano dapat ang kilos sa bahay, sa lipunan, naku, marami yan. Kaya ang Voice Philippines ay nasa ganyang platform. Actually, okay. Bishop, para po sa mga ano din natin, yung mga manonood natin, no? Baka isipin lang kasi may The Voice po, eh, di ba? Yung tumatalikod na kumakanta. Pero ang Voice Philippines po ay values orientation in classroom education. So katulad nga po ng sinabi niyo, Bishop, talagang naglalahad ng values, biblical values po sa ating mga estudyante. Ayan. Oh, alam mo na pala yun eh. Oh, teka muna, tanongin natin si Jess kung yun ba talaga yun. Totoo po yun. Actually, nung 10 years ago, Bishop, pag mag-search ka sa internet about voice, kami ang unang lalabas, no, sa mga search engines, no, voice. Ngayon, nung nasimulan nga yung TV show, hindi na. Tapos yung anak ko sa classroom niya, in-introduce nila ang sarili at saka anong trabaho ng tatay. For example, sabi ng anak ko, ang tatay ko ang director ng Voice Philippines, sabi ng mga classmate niya eh. Pakilala naman ako dun sa mga ano, mga judges. Kasi ako nga singer. So pero kanta ka naman pag nag-search ka, hindi na kami ang una. Oh, aber nga mag-trio kayo ng tatlo. Anyway, so pag-usapan natin, ano ba ang naging simulain ng Voice Philippines? How did this come into being? Isa pong pastor na si Pastor Tony Elizaga, nagturo po siya ng values sa Payatas actually. Ngayon, grade 6, nakita nila na kailangan nga ang talaga ang values. So nag-invite siya ng dalawang send missionaries, si Laura Bonnie and si Ruth Haynes.
pinakita niya, nag-demo siya doon sa Payatas. Nagustuhan nila. Kaya ang programa na yon na magturo ng values sa classrooms ay pinopros nila sa SEND. Nagsimula sila ng panalangin. Mga isang taon din silang nanalangin hanggang na-approve. And after that, gumawa na sila ng mga curriculums na contextualized. Ito yung isang eskwelahan sa Payatas na pinagsimulan ng pagtuturo. Yes, yes po. Doon sa Payatas. Maybe a public school, of course. Public schools, oo. Public schools. Ang unang ang pangalan ay BITS eh. BITS, parang Bites and Beats. Bible in the schools. Oo. So pakiulat nga ang ibig sabihin ng VOICE. So it is actually an acronym. Yes po. Values, orientation in classroom education. Kaso lang ngayon, Risa, pati 4Ps ay tinuturoan namin, mga police and so on. So, ang board, nandito na siguro si Nick at saka si Gio noon, nag-propose ng change sa name na imbis na classroom, gawin ng community. Values orientation in community education. So very nice ang change. So ibig sabihin nilawakan pa yung landscape ng pagtuturo. Mm-hmm. Abay, napakaganda. So you are also now in communities. Yes. Uh-huh. Very good. Now, sabi VOICE Philippines. So, mayroong basically international na Meron pong VOICE Africa. Dati VOICE Uganda, no? And VOICE Somalia. Pero ginawa nilang isa na lang. Isang VOICE Africa that caters that teaches values sa iba-ibang bansa sa Africa. And na-translate na rin ang aming mga modules into different languages. Hopefully ay magtayo nga ng VOICE sa Peru. Wow. Mga Spanish So yun ay ginagawa pala ngayon. So kaya VOICE Philippines, siguro ang mga founders have the foresight, Bishop, na later on ay mag-spread dito sa other countries. So meron na ngayon VOICE Africa. Ay, nakakaganda. Ngayon po ba itong VOICE po, no? Well, una po muna sa classroom setting, no? Ilan po bale ang mga classrooms or public schools po ang target ng VOICE na Apo. Nakakapagturo po ng mga values education sa ating bansa? Noong noong nagsimula kami, ako eight regions sa Pilipinas ang may VOICE values classes. Ngayon, 17 regions na, and dalawang provinces na lang ang walang values VOICE presence and VOICE values classes. Ito ay Sulu and Tawi-Tawi. Meron kaming mga 1,500 schools na tinuturuan nationwide. So kahit na nandiyan sa 17 regions, hindi rin sasabihin mo na saturated, konti lang. In fact, sa aking bilang, kung 30 million na ngayon ang total students sa elementary and high school, 1% lang ang aming na reach or natuturuan. So how do you raise the values teachers? No, meron ba kayo and training ganyan? You training, do you raise your own teachers or do you partner with halimbawa churches in order that meron silang entry as part of their ministries sa mga school? So how do you approach this? Ang platform ng VOICE at saka strategy is to partner. Kasi actually, nung naging director ako, pito lang staff ko. And dalawa dyan ay umuwi sa US and Canada pa after 1 year. So ang strategy always is to partner with churches and Christian organizations, even cooperatives, no? And NGOs. So, meron kami mga like-minded organizations. Yes, like-minded organizations that will subscribe to our faith statement of faith, Bishop.
Kasi may, at least may, mayroon kaming statement of faith na mag-subscribe sila and then they agree to be partners with Voice. But you can say that this is actually a faith-based values orientation. Yes, it's a faith-based. Pero ano nga, kasi sa ating constitution nga, hindi dapat na magdala kan magturo ka ng religion sa during class hours, no? Inside the classrooms. Kaya, pero inaallow na magturo ng godly values. So faith-based na totoong faith-based ang ating ano ang ating basihan dito. Yes. Well, we know that sa Lighthouse Cafe for a fact sapagkat you know, we have partnerships also sa ating mga ibang mga engagements sa community along with the Department of Education. Si Secretary Liling actually has guested several times sa Lighthouse Cafe. Now let me talk to Nick and Gio. You're board members of Voice. How did you come in? Paano? Ano bang merong teacher sa inyo dati, hindi ba? No? Yes. Ako mauna, Bishop. Oh, yes, please. Dahil ang Diliman Campus Bible Church was really involved nung si Jess, hindi pa director. May isa pang yung previous na national director. Church member din namin. At sa ang mga unang ni-reach out yung taga-Cruz na Ligas sa amin. So malapit yun ang Diliman Campus Bible Church. Yes. So na-involve na yung church namin. So alam na namin kung ano yung Voice. Ako na nung nandiyan na si Jess, because kami ni Jess magkasama sa council sa church, niyaya niya ako magiging member ng Voice kasi hindi ka naman kagad-agad magiging board of trustees, no? So naging member, then later on, encourage niya ako to get involved. Pero nag-try ako talaga na magturo. Nagturo ako kasama mga police sa Fairview, sa police precinct number 5. Fairview. So ang classroom mo, yung mga presinto. Hindi, sila ang partner namin na nagtuturo sa mga kabataan. Kasi mga police. Ang isang report noon na ano din namin, na pati mga police na reach out din sa values na in the guise of sila magtuturo, palitan kami, pero bago magturo, mag-session muna kami para mag-aral ng lesson bago kami of course sa sunod araw pupunta sa classroom. At ang ganda din ng police kasi meron pala silang na-realize ko, meron pala silang police community relations na talaga. In fact, pati naman ng military, merong community relations eh. Civil relations, yes. Bishop, bigyan lang kita ng kayo, Risa, ng background sa programa na yon. Ang nag-propose, ang ating PNP ay may mandatory values seminar or values education. Oo, 1 week yata per year. So, pero lecture lang lahat. So, nag-propose kami from General Espina, tapos kay General Eliasar, nandun pa sa QCPD, na ang police, instead of attending seminar, we will teach them how to teach values. So, they will internalize by teaching. Imbibing and internalizing by teaching. So, partner namin sila sa pagturo and partner na, kasama kami nila sa pag what do you call, sa pag lesson preparation, which is really studying the Bible based lessons, values lessons. So yun kaya kasama ni Gio ay mga pulis sa Station 5. That's sa Fairview. Si Brother Nick naman. Naman po, Bishop. Halos pareho din ano. Ang common namin ni Gio would be na pasok kami sa Voice through si Brad Jess. Siguro disclosure po, Bishop. Fraternity brothers kami ni Brad Jess. And then ang isa pa would be magkasama din kami dun sa Bible Study Fellowship dun sa Makati Men's Class ng Bible Study Fellowship.
So in-invite niya ako back in 2014. So May 2014, in-invite niya ako na mag-join ng Voice. And then most of those years from 2014, na-involved na rin ako sa ano, sa Board of Trustees. So ako yung corporate secretary. Okay. And na-remember ko lang po, na-remember ko lang po Pastor, ang I mean Bishop would be ang talagang nag-strike sa akin nung ini-invite ako ni Brad Jess would be yung nasabi niya na okay, ang ini-aim ng ano ng Voice Philippines via the values classes would be kung hindi man maging full-fledged disciples yung mga estudyante or yung target audience nitong mga values classes, at least maging good citizen sila. Tama. So kung hindi man po sila maging believers, full-fledged na believers, maging mabubuting mamamayan sila. So nag-stick po sa akin yon, and from then on, I mean, I would say that everything would be history. So yun talagang nag-ano sa akin. So lahat ng aspekto ng values, ano, sa magmula sa family, sa community, ano, at lahat ng involvement ng mga bata hanggang sa sila maging adults ay nasa mga modules ninyo. Opo, meron po. Pati senior high school, pati ngayon, meron na sa NSTP. Alam mo yung Michelle, di ba? Ikaw ay very instrumental ka din sa ano eh, NSTP namin. Remember, kinonsult pa ka tayo. Yeah. Oo. So it has been successful, Bishop. And I would like to inform you na dalawang beses kami na most outstanding or na ano service provider ng NSTP. 2016, ang initial year namin, saka 2018. Most outstanding kami na ano service provider. Oh, naalala ko pa yung approach ng NSTP nung araw nung nagle-lecture ako before the NSTP teachers, no? Mga professors sa mga ibang iba't ibang mga kolehiyo, no? Yung values-based, no? Outcome nilang nakalimutan ko na yung term pero heavy on values talaga. Kasi nung araw ang NSTP wala namang ginagawa kundi maglinis lang. Correct. Actually, yung question ko po dyan, Brother Jess, ano, kasi like right now, syempre, paano po dinidevelop ang curriculum? And kasi ngayon po, di ba, like ang dami ng social media, and dapat po siguro yung curriculum should be, you know, attuned with the fads or yung mga ano po na ginagawa ng mga kabataan ngayon. Paano nyo po dinidevelop yung curriculum para relevant po sa mga kabataan? Risa, nung dumating na ako sa Voice, mga dalawa at tatlo na lang yatang modules ang hindi pa na-publish or na-print. Na-develop na lahat by educators actually na sila if you know Teacher Francie Lacanilaw, no, mga educators, volunteers ng Voice or board members ng Voice. So na-develop na sila. Ngayon sa ano sa pandemic, problemang malaki kasi paano mo i-adapt ang so lahat online na rin po online ngayon. Online na. Oo, so praise God ano na kapag na ang amin dinidigitize namin lalo na mga visual aids. No? Visual aids ang amin dinidigitize, kanta naman digitals na lahat ng kanta. And then we adapted ang ano ang say yung mga topics and teaching methods doon sa na hindi mabato or mabore ang mga estudyante. So ginawa naming maraming graphics, Bishop. Maraming graphics ngayon siya. And I would like to emphasize na like very successful lang aming NSTP ngayon. Risa, mas enjoyable ang NSTP ngayon kaysa previous. Kasi online siya. Tapos may breakout rooms kasi. So sa breakout rooms, doon nila talaga nagsishare about personal mga sa kanilang experiences. Ang aming kasing topic ngayon kasi sa is nationalism and patriotism, love of country. With ang practical nila community service is organizing voters education. Education. Opo. So partner namin diyan po ang grupo ni
ang bawat isa mahalaga ni dating Chief Justice Sereno. So Risa, ang sagot ko sa inyo, pagdating ko doon, tapos na ang modules ng mga talagang mga quality educators, ang authors, and ngayon, in-adapt na lang namin sa pandemic at saka senior high school, for example, in STP. Ayun. Pati nga sa DSWD na 4Ps. No? Oo. Ang masasabi ko lang, Bishop, no? Ang ganda kasi paggagawa nila ng curriculum. Kaya very adjustable siya. Maraming options ang teacher's manual na kahit mga 4Ps pa or mga police or mga NSTP students ng UP or high school and elementary, pwede ma-adapt talaga. How is your partnership just with the churches? How do they come in to picture? Ang nangyayari, ang start talaga diyan, we promote to the churches, tapos mga kaibigan namin, and we organize teachers training seminar, okay, sa kanilang lugar. Ang require lang namin para is that limang churches sana ang mag-invite sa amin at maturuan para it's worth it ang lahat the expenses and everything efforts. And from that ang churches we have MOU. Mm-hmm. Kasi ang permit na binibigay sa amin ng mga government agencies, we have to assign to them kasi ang amin is that everything must be righteous ways. So hindi basta-basta na so may papel lahat. Meron kaming permits, merong approvals, merong MOA with this WD, for example, lahat may papel. And even with our partners, may papel din kami. May partnership agreement, pipirmahan nila ang statement of faith. And then, it is the, after we train them, ang kanilang mga members, sila ngayon ang mag-approach sa field. Go to the principal or go to the city links. Those would be the schools around their area, for example. Yes, opo. And one time, dun sa Cruz Naliga, sabi ni Gio, limang churches from three denominations have collaborated together para magturo sa Cruz Naliga. Yun ang first year ko na director ako. Parang ano na nila yan, Jess. It's like a mission. Missionary endeavor nila yan, no? Yung mga teachers. Yeah, oo. To their respective mission fields. Yeah, oo. Kami ang mag-provide sa kanila ng tools at saka permits. Yes. But we realized early, Bishop, that the Great Commission is not given to boys. It is given to the churches. Of course. So, alam namin, so ang aming identity, ang aming formula for our identity is we are servants. Servants lang nila, no? And you know one of the most effective ways actually for you to reach a lot of places sa ating bansa. Opo. Right. Naisip ko nga rin po, 'di ba you mentioned may training din po, no? Do we also equip them, for example? Kasi for example, kami po na Sunday school teachers, ganyan. Minsan sa mga breakout, meron po mga lumalabas na mga questions or yung mga sensitive topics na kailangan i-counsel yung mga kabataan. Meron din po bang ganun training yung mga teachers natin when it comes to those issues? Siguro kami sa values lang talaga namin nililimit ang training namin. Although ang secret talaga ng good teacher is to love your students. Mm-hmm. So loving them will entail many things aside from teaching values. Mm-hmm. So yun ang amin, love your students first and foremost and then teach them values. So pero hindi na namin sila tinuturo. Wala kaming expertise kasi diyan eh. Mm-hmm. Ang aming expertise is the teaching the godly values based on our curriculum modules. Mm-hmm. Although maganda po no na may mga breakout sessions kasi minsan yung mga kabataan ang gusto lang talaga lang marinig yung mag-share, di ba? Yes, sa iba ng experiences nila. Actually, in respect sa approaches, yung halimbawa in this time of pandemic tapos nag-online na lahat, basically, yung mga partners ninyo, sila ang merong online platforms and you provide to them the material so that they can be effective
sa kanilang online platforms. Yes po. Opo. Oh, okay. So, abi, napakaganda ng approach ninyo. Eh, sama-sama, nai-equip yung mga iba't ibang organizations at naitataas yung kanilang effectivity, no? Within opo. Their own platforms. Yes, yes po. Opo, yun ang ano. Matipid din sa inyo yun. Oo nga. Gastos, hindi na kayo pagbenta ng web. Baka hihingan pa kayo, Jess, bigyan mo kami ng wifi dito, ganyan. Sila na yon. Sila na. Kaya, si Gio naman, ay bagong hirang naming treasurer. Eh. Kaya, ay problema ni Gio. Malalaman niya yung mga ganyan. Nakubuhay sana oo. Ang voice, ang organization sa pag, kasi nag-print kami ng material. So, yes. Binibenta yan, binibili ng mga partner churches. So ngayon, wala. Marami kaming stock ngayon yata dyan sa, na hindi gumagalaw. Oo. Yung mga printed na, Gio. Oo. Pero yun naman, naka-digital na. Naka-digital na, ano na, na-convert na, no? Sa digital format. It's easier actually to be cascaded sa iba't ibang ano. Uh-oh. Oh, from north to south. How far have you gone? Halimbawa, how far south have you gone? Okay, far south is Sambuanga and Gensan. Wow. Dalawang Basilan also. Meron na rin kami Basilan. Actually na-meet ko ang mga partner sa Basilan doon sa Cebu sa kina Dr. Gisalba. So, yes, of course. I did not realize na meron na pala kami partner sa Basilan kasi ang hirap nga ng reporting system, no? Pero nung nag-guest ako doon sa kina Dr. Gisalba, may nag-approach sa akin, Brother Jess, kumusta? Ako po si ganito ganyan. Kami po ang partner, nagbo-voice po kami doon sa Basilan. Wow, talagang tuwang-tuwa ako. Camotes Island, meron din Camotes Island between Cebu and Leyte. Ang lit-lit ng islands na 'yan. Dalawang na partners namin na nag-voice. Ang mga islands, Romblon, Marinduque, Masbate, Coron. Marami yung islands. So, bali ang mga partners ninyo, whether they be churches or NGOs, yung mga like-minded organizations, yung module nila, they take as their... Yung module nyo, I mean, they take as their own. Yes po. Dapat maniwala muna sila, no? Sa pagiging effective ng modules ninyo and then they yung bang meron silang ownership this is now yours, it's up for you to carry this through, no? Yes. Down the line kahit saan kayo pumunta. Ang aking na observe Bishop Jan, if the churches or the Christian organizations see there's the major need sa kanilang lugar. And they say ang solution niyan is godly values. Sila na mag-approach sa voice. For example, yes. isang cooperative sa north sa Ifugao, no? Nakita nila na may certain needs sa kanilang community. And walang partner doon na gusto mag-tackle doon. So ang cooperative ng community na yon ang nag-approach sa amin, and ang mga volunteers ng cooperative, sila ang tinay namin na magturo. Mm-hmm. So ganun, if they see a need na ganun, sila na mismo ang pupunta, pero mostly dahil hindi nga nila alam na may voice, kahit na alam nila ang may need, so we have to also to promote. Mm-hmm. Na ito ang problem ng bansa, and masosolve sa values. Sabi nga ni Brad Nick, dahil tinuturuan namin ang buong klase. Yes. Normally, ang mga campus ministries na observe ko rin, pupunta sila sa campus, tapos mag-i-invite, tapos yung mag-respond lang ang kanilang tinuturuan. For example, sa voice, hindi eh. Lahat ang tinuturuan. So, kahit kung hindi sila mag-respond sa godly values and become good disciples, at least magiging sila good citizens. Mm-hmm. Yun ang aming and your modules, no, you design them according doon sa halimbawa
elementary to secondary, no, hanggang sabi mo nga NSTP, higher education na yan. Opo. So na-elevate, no, tumataas yung antas ng inyong mga module. Opo. For example, Bishop, yung Truth and Honesty, which is the flagship module namin, may version for elementary and may version for high school. Oh. Yung version ng pang high school, yun ang... Kasi iba ang pagiging sinungaling ng elementary sa pagiging sinungaling ng high school. Eh. At iba rin sa pagiging sinungaling ng adult, lalo na pag nasa... Ako iba. Kaya taga, baka lumabasa ka siya. ang tanong ko po, Brother Jess, paano niyo po nag-gauge, for example, na yung impact po ng ating ginagawa? Diba? So for example, naturuan po natin itong buong classroom. Paano po natin nasasabi na nagkaroon po ng change ang kanilang buhay? Meron po ba tayong way to gauge it? Yes po, Risa. Actually, noong first time ko sa Voice, yung dalawang buwan pa lang, tatlong buwan, yun ang diniscuss sa board, no? And kaya siguro pumuti yung buhok mo, no? Tinitingnan ko kasi ang buhok ko noon eh. Kaya ngayon lang sa pandemic hindi. So meron nagano kami sa aming module mismo, meron kaming tinatawag na activity sheets. Sa dulo, meron doong survey form. Ang mga estudyante ay kanilang i-evaluate ang teacher. Tapos meron ding dalhin sa parents nila i-evaluate, kasi meron kaming take home worksheet eh, na ang values lesson ay sagutan ng parents or guardian ng bata, sabay sila. Kasi nga, we ascribe, nakwento ko na yata, nagkwentuhan tayo dito, Bishop, galing sa iyo na ang homes, doon talaga nakukuha ang values eh, no? Yeah. Kaysa schools, so homes talaga, other than the schools and the church. So meron kaming ugnayan sa magulang na activity sheet, sagutan ng bata at ng magulang niya. Kung wala, guardian. So, sasagutan din. Meron ding principal, sasagutan din niya. And ang guidance counselor. Mm-hmm. Oo. And may mga testimony sila. Like for example, isang teacher sa Pasay ay na-promote at na-honor ng DepEd dahil ang kanyang mga estudyante ay nagsauli ng cellphone at pitaka. At nung tinanong niya ang mga bata, bakit nagsauli kayo? Kasi po yun ang aming lesson sa Truth and Honesty. O nung na-report siya, nalalaman sa superintendent noon, talagang na-promote ang teacher. At nabuksan ang mga schools doon sa voice. Kaya lahat ng school sa Makati ay may voice. And almost all sa Pasay may voice din. Meron din kayong modules on vices tsaka mga drug addiction. Doon na lang sa yan, sa self-discipline and responsibility. I see. Mga values siya, then how is it applied, no? How it is applied, ganyan. Actually, nung nagturo ako isang lesson noon, Bishop, self-control. Uh-oh. Yes. Meron doon eh. So yun, yung sabihin mo sa bata, paglabas ng school, may iba dyan ng mga kabataan, yayain ka, alam mo na tulad yan, magsusugal o magsisikirilyo. So, dahil may self-control ka, huwag kang sasama. Sa mga ganyan. So, ikaw ang teacher, ikaw na mag-apply yan sa mga practical na mga bagay. Mm-hmm. Yeah. So, Jess, I'd like to ask you something because, syempre, our institutions today believe in integrated values, education. Ibig sabihin, yes, sasama. Apo, alam po. Ako, actually, I'm a firm believer, dapat separate yun eh. No? Wala na nga tayong good manners and right conduct. Yes, opo. So, dapat may hiwalay talaga. And with the entry of what they call humanism in our mga educational institutions, medyo nagiging malamya na ang lahat ng approaches sa values education. What can you say about this? Actually, ang balita sa akin is that pinasa ulit na raw ang good manners through the efforts of Senator Gatchaliano, no? Pero I don't know what happened to it, lalo na naging pandemic na
Kaya Bishop, nakita namin yan, lalo na yung pagpalit ng values education before, good manners and right conduct, tapos education sa pagpapahalaga. Pero ngayon, meron din silang values classes which is edukasyon sa pagpapakatao. Which of course is not God-based values but humanist values eh. So ang ang aming sabi sa DepEd kasi sometimes may masasabi, meron na kaming values classes eh, edukasyon sa pagpakatao, ganyan. Ang sabihin namin diyan Bishop is that supplement, ang voice is supplement to your values education kasi kayo edukasyon sa pagpakatao, kami naman ay God-based values and the NDC na ang logic na yan. Pero tama ka na I see that there's a trend going on eh of marginalizing values instructions, values classes as if it's not important sa ating mga kabataan, no, or incidental na lang, kaya i-integrate na lang sa mathematics, example na lang ay values, pero wala talagang intentional na values instructions. That's it. Yeah. So, yun. So, yan ang isang unique na characteristic, na quality ng voice modules, no? Compared with others. Kasi correct, alam mo eh, may magsasabi pa sa atin na hindi naman ikaw tayo nagkukulang sa mga values education program sa bansa. Eh kung hindi tayo nagkukulang, ba't masama ugali ng tao? Tama kayo. Bakit marami tayong corruption? Uh-huh. Diba? Ba't marami tayong dishonesty kung hindi tayo nagkukulang sa values? Okay. So yun ang tanong doon eh. Eh hindi naman naman pwedeng sabihin na hindi epektibo yung pagtuturo ng values. Because values yun eh. Kung mawala ang resulta sa buhay ng tao ng isang magandang ugali o values, abay wala nang tututunan. Something is wrong. Yeah. Kaya alam mo, yan ang isang dahilan kung ba't finiture ko kayo dito sa ano eh, sa Lighthouse Cafe para pag-usapan natin ito. Isang kamalayan ng ating mga kababayan, lalo na ng mga teachers. Salamat. Alam mo, Reza, itong, di ba, ngayon, lahat online. No? Meron tayong natuturo yung teacher, tapos naka-online yung bata. Ang sumasagot dun sa ano nung bata, yung magulang. Di ba values din yun? Yung bata. Hindi nakikinig. Natuto ng maaga ang bata na mag-cheat, no? Parang ganun pa. Oo. Tapos pag ayaw na ng bata, magangatwiran pa. Bari, tatakpan pa ng magulang. Hindi ganun. Mahirap ito. Kaya dapat talaga. Oh, you were saying anything, something? No, Bishop, kanya ang mga na-stress ngayon yung ano, yung parents. Oo. Alam mo, I will look forward. Kinakailangan yata, Jess, medyo I will. Alam mo, napaka-spontaneous ng mga usapan dito sa Lighthouse Cafe kasi kwentuhan talaga ito eh. Baka kinakailangan niyan, you also consider yung platform and television, no, to bring to homes your modules on values. 'Di ba? Yung tari, imbis na Netflix ang pinapanood. Imbes na kung ano-ano, di ba? Opo. O, di ba, Reza? Opo. What do you think? Opo. Yeah, I agree po. Mas ano po kasi yan eh, mas media. Yeah. Mas marami pong naaabot. Actually, yeah. Bishop, yung ano, yung isang galing din sa ano, sa grupo nila ni Pastor Noble na na-train na-train din namin or na kasama namin, isang pastor. Yeah, partners niyo ang Bethany, yes. Yeah. And from that, ang pastor sa isa Samar, no, nagpaalam siya na gamitin ang aming modules, teacher's manual para sa kanyang radio program. May radio program siya, no? Good. Oo, so maganda na ang kanyang radio program. Kaso lang na ano siya, na Yolanda siya, casualty siya sa Yolanda eh, nahinto tuloy. Oh. Oo, so itong lalo sa magandang idea yung ano, mas Bishop, yung sinasabi mo na all you need to have is a partner, no, na mag-develop. Kasi syempre hindi naman kayo ano, you are just an organization that gives all the materials, but yeah, somebody has to be the face, somebody has to be the, you know. Oh,
Okay, napakaganda. Alam mo, ito nga, it's ating Lighthouse Cafe na ito, na talk show. We are featuring many of your materials para ma-appreciate ng lahat ng ating mga taga-subaybay sa Lighthouse Cafe. Pero alam mo, maikli pa rin eh. Mahaba na nga yung usapan natin, maikli pa rin. Kung i-invite mo kami ulit, eh, happy kami niyan. Oo. Oh. Ano, palagay mo, Reza? Opo, maganda po yan. Naalala ko lang, Bishop, since minention mo po yung ano, no, yung sa television. Meron po kasi tayong children show, no, na mga munting ilaw. So ito po ay, ano din po, we base it, of course, Bible-based stories po yan na nakita rin po namin yung feedback, ano, na kasi may mga examples po eh, other than the stories, of course, meron pong real life examples na kasama. Kumbaga, para sa mga bata, mas madali nilang maintindihan yung pinaka-value when they, yes, see it through an example, mm-hmm, sa show. So napakaganda po niyan, and nakakatuwa po ang naging work ng Voice Philippines. Okay, congratulations sa inyo, and the Lord use you more effectively reaching out to many more lives in our country. Isang napakaganda, very commendable, no? Congratulations sa inyo, and the Lord use you more effectively, no, para sa kapakanan ng mga buhay sa kalagitnaan lalo ng ating pandemya. God bless you. Thank you, Jess. Thank you, Gio. Thank you, Lisa.
kasiyahan man sumali sa still can't see.
Kung tutuusin, malayo na rin ang aking narating. Pero, saan nga ba to nagsimula? Nung umpisa, binigyan lang ako ng mga laruan, tsokolate, at isang libro na punong-puno raw ng kwento. Di ko naman maintindihan, wala naman kasing litrato. Natutuwa kong magbasa at magsulat. Sabi nila, magaling daw ako. Hanggang sa nakatanggap ako ng ilang mga medalya at mga parangal. Habang tumatagal, nadadagdagan ang mga daladala ko. At marami pa akong gustong idagdag sa mga to. Simple lang naman ang lahat sa umpisa. Hindi ko na malayang bigla na lang naging komplikado. Napapagod na ata ako. Kailangan ko na lang bilisan. Bibilisan ko na lang para makarating na agad ako. Hindi ako susuko. Kaya pa to. Kaya ko pa to. Kung tutuusin, malayo na rin ang aking narating, pero hanggang dito na lang ata ako. Ang bigat-bigat na rin kasi ng mga bagahe ko. Isa-isa ko itong pinulot. Nakita kong muli ang libro na walang litrato. Sobrang dami ng bit-bit ko. Nakalimutan ko na dala ko pa pala to. Sabi nila, magaling daw ako. Akala ko tuloy, kaya ko. At hinding-hindi ko pa nararanasang sumuko. Yun pala, para magdagumpay sa mga pagsubok sa ating paglalakbay, kailangang isuko sa kanya lahat ng kabigatan at pasanin. Kung tutuusin, malayo na rin ang aking narating. At patuloy kong kakayanin. Dahil sa bawat umpisa at dulo ng pagod at pighati, narito na ang kanyang biyayang aakay sa akin. Open my eyes, I'm gonna memorize. I'm gonna hide God's word.
In my heart, it's a lamp unto my feet. I'm gonna read God's word. Every day is my food, my bread and meat. I'm gonna stand on the truth of the Bible. I'm gonna open my eyes, I'm gonna memorize. A. All have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. B. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. C. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6:1. D. Depart from evil and do good. Psalms 34:14. E. Even the child is known by his doings. Proverbs 30:11. F. Fear not, for I am with thee. Isaiah 43:5. G. God is love. 1 John 4:8. H. Honor thy father and thy mother. Exodus 20:12. I. I am the vine, you are the branches, John 15, 5. Good job! I'm gonna hide God's word, in my heart is a lamp unto my feet. I'm gonna read God's word, every day is my food, my bread and meat. I'm gonna stand on the truth of the Bible. I'm gonna open my eyes, I'm gonna memorize. J. Jesus wept, John 11:35. K. Keep thyself from evil. Psalm 34:13. L. Look unto me and be ye saved. Isaiah 45:22. M. Marvel not, ye must be born again. John 3:7. N. No man can serve two masters. Matthew 6:24. O. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good. Psalms 118:1. B. Praise ye the Lord. Psalm 147:1. U. Quench not the spirit. 1 Thessalonians 5:19. R. Remember the Sabbath day to keep it holy. Exodus 20:8. You're more than halfway there. I'm gonna hide God's word. In my heart it's a lamp unto my feet. I'm gonna read God's word. Every day is my food, my bread and meat. I'm gonna stand on the truth of the Bible. I'm gonna open my eyes, I'm gonna memorize. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, S. Seek ye first the kingdom of God. Matthew 6:33. Time for T. Trust in the Lord with all thine heart. Proverbs 3:5. U. Unto us a child is born. Isaiah 9:6. B. Vengeance is mine, saith the Lord. Romans 12:19. W. Wait on the Lord. Psalm 27:14. X. Exceeding great and precious promises are given to us. 2 Peter 1:4. Y. Ye are the light of the world. Matthew 5:14. Z. Zion heard and was glad. Psalm 97:8. How about that? 26 scriptures in one day. Praise the Lord. When I hide God's word, in my heart it's a lamp unto my feet. I'm gonna read God's word, every day is my food, my bread and meat. I'm gonna stand on the truth of the Bible. I'm gonna open my eyes, I'm gonna memorize. I'm gonna hide God's word, in my heart it's a lamp unto my feet. I'm gonna read